Hi guys! Welcome back again to our channel. So, it's another day. Thank you, Lord. It's another vlog for today. So, yan. So, our vlog for today, guys, is nag-drive ako dito sa sentro kasi bibili ako ng mga gamit ng mga bata, especially yung training shoes ni Sophia at yung everyday shoes ni Lucas kasi nagre-reklamo na sila na maliit po ang maliit na po ang kanilang mga sapatos. So ano po ba ang lakas ng ulan, guys, kaya hindi muna ako lumabas. And may 5 minutes pa naman before mag-open yung store. So anyway, guys, before tayo lalabas, maikukwento lang, ay mai-share lang ako sa inyo na dito sa Norway pala is may allowance na binibigay yung gobyerno sa mga bata dito sa Norway. Tinatawag nilang barnetrygd. So every month may natatanggap ang mga bata or ang mga parents para sa mga bata galing sa government dito. So pagkapanganak pa lang ng bata or a month after birth, pwede nang mag-apply yung mga magulang para sa barnetrygd or yung allowance. So if everything is okay, kung na-approve lahat, ay a month after birth makakatanggap na ang mga bata ng allowance nila. So from, I think from 0 months until before, until 6 years old is or before sila mag 6 is, I think it's nasa 1,600 plus kroner. Tapos from 6 years old until before sila mag 18 years old is may natatanggap silang mga 1,050 plus. I'm not sure about the amount, but it's around there. So from 1,600 0 to 6 it's 1,600, and from 6 to 18 before sila mag 18 is may natatanggap silang 1,054, I think. So yon, which is very very nice kasi nagagamit namin yun para sa mga gamit ng mga bata. Like today, bibili ako ng mga gamit nila. So, yun ang gagamitin ko. Pambili. So, it's not that big, pero at least meron. May, ano, may pandagdag. So, yun guys. Nakukuha namin yun at the end of the month. Every month. At the end of the month. So ayan, so ang ganda lang ng patakaran dito sa Norway. So which is maganda naman ang pagbayad ng SCAT, ng tax. SCAT is tax. Pero anyway, okay na din 'yon kahit mahal ang bayad ng tax, at least libre lahat. Almost. So hospitalization basta pampo-hospital. Sabi ko sa last vlog ko, libre pag nanganak ka. So may allowance yung mga bata. Basta maraming mga benefits dito sa Norway. So yun lang, gusto ko lang i-share. At ako ay lalabas na ba or hindi pa? Ang lakas ng ulan. Buti na lang may dala akong malaking jacket. So yun guys, samahan nyo ako at bibili tayo ng shoes at iba pa.
bukas pa din ng ulan, guys. Ay, ano? So, na ano, nabasa tayo. Hindi ako nagtagal, guys. Mga ano lang. 1.5 hours lang ako dito. Ako ay uuwi na. Nagugutom na rin ako. Pupunta sana ako kanina sa ano? Sa cafe. Kakape mag-isa. Pero naisip ko, ano, saka na lang pagkasama ko yung asawa ko, magde-date na lang kami. Para naman may kakwentuhan ako, hindi mag-isang nagkakape. Pero gawain ko dati yun, guys, lalo nung mga buntis times ko. Buntis times! Pumupunta talaga ako sa mga, ano, cafe or sa sushi, kumakain mag-isa. Ewan ko ba? Ano ako? Kain tayo, guys. Nagutom ka. Kakagat lang ako, tas magdra-drive na. Sarap. Sale sila. 10 crowns lang yung isang Berlin na Berlin donut. Naman may vanilla. Laki ng kagat. So, kita-kits mamaya, guys, sa bahay. Guys, o kamay ng trabado. Tamat kasi akong gumamit ng lotion sa kamay ko, ng head cream. Hindi ako basta nakakalimutan ko siya. See you later. Hello! Ayan, nasa bahay na ako, guys. Ayan, at ituturin natin ang ating kwentuhan habang ako ay nakakape. Ituloy ko din tong donut na naumpisa ko kanina sa sasakyan. So yun, guys, gusto ko lang i-share sa inyo itong aking napamili para sa mga bata. So talagang tong yung sinadya kong bilhin talaga is tong mga sapatos ng mga bata, kay Sophie at kay Lucas. Kasi gagamitin ito ni Sophia mamayang hapon. Mamayang 5. Kasi may training siya, may handball training siya, kailangan niya ito. So, magaan siya at tatamang-tama favorite niya yung purple. So, yan. So, sana magustuhan niya. Tapos bumili din ako para kay Lucas. Kasi kailangan din niya sa activity niya every Tuesday. Yan. Tapos itong jogging pants. Yan. Training pants para kay Isaac. Yung ibang mga training pants niya, ano, may butas dito sa may bandang tuhod. Kaka-play ng football. Pumili din ako ng 3 piraso ang isang pack sa ng boxer shorts ni Lucas. It's 159 kroner. But 20% off siya kapag member ka sa store na yun, sa Lintex. Nagpabili din yung anak ko ng color pencil. Anak kong babae si Sophia. Bumili ako ng my eraser. Tapos, bumili din ako nitong na-cutean ako dito. Pikachu. Happy? What are you doing? Pikachu One Piece. So, ayan. Nag-sale sila. 100 kroner na lang. Orange tag. Ayan. So, magamit niya ito pag carnival nila. Itatago ko para hindi niya muna gamitin. Gamitin niya sa carnival nila. Tapos, bumili din ako ng legging. Isang legging ni Sophia. Another orange tag. 30 kroner lang siya. Batman sweater para kay Lucas. 100-160 size. So, yan. Another red tag. Diba? Red tags. Mahilig sa red tags yan. So, yan, guys. Ang ating mga napamili. At nagpunta na din ako sa grocery. Nag-grocery ako konti ng mga babaunin nilang mga prutas. At nag pili din ako ng gatas, isang gatas at isang
bread kasi magro-grocery yung asawa ko bukas. So, mas ano siya, mas marami siyang dinadala pag siyang nagro-grocery. Tatamad ako mag-grocery minsan. So, ayun. So, yun lang. So, very thankful tayo. Very thankful ako kasi nga, yun, may na-re-receive yung, may natatanggap yung mga bata na allowance sila every month. Although, hindi siya kalakihan, pero at least meron na gagamitin para sa mga ganito, binibili sa mga gamit nila. So, yun ang isang nakakaganda dito sa Norway, na may allowance yung mga bata every month. So, although minsan kulang, ha? Kasi hindi naman siya kalakihan. More than 3,000 kroner yung nare-receive ko every month para sa kanila. Pero ito, nabili ko ito, ano na, mga 980 yata ang binili ko dito. Tapos, yeah. Pero, okay lang. At least meron, yan nga. So, again guys, dito ko natatapusin ang ating kwentuhan. At sana po ay nag-enjoy kayo. At sana hindi kayo magsasawang panoorin ang aming mga vlog. Salamat sa suporta. Taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat-lahat. At hindi po ako magsasawang sabihin every time dito sa vlog ko, thank you very much, thank you for the love, and thank you for the support sa aming channel. Ang inyong Pinay Ma'am in Norway is very grateful, very thankful na nandyan kayo para sa amin, para sa journey namin dito sa pag-YouTube. So, thank you very much. Have a wonderful day. God bless. And I'll see you again in our next vlog. Bye-bye!